Lahat tayo ay binibigyan ng biyaya. Mayroon talaga sa atin na ipinanganak na may gift. Pero, gugustuhin mo ba kung ang gift na ito ay makakita ng mga multo? Pakinggan natin ang mga karanasan ni na Sind at Nadia sa kwento natin ngayong araw. White Lady sa Fab 7 Building. Magandang araw po. Nais ko pong batiin ang lahat ng bumubuo sa inyong programa. Lagi po kaming nakikinig sa YouTube at Spotify, lalong-lalo na kung kami ay nagbibiyahe upang hindi mainip at antukin. Tawagin niyo po akong Sind. 36 na taong gulang. Ang aking kwento ay pawang mga katotohanan kaya't makinig po sana ang lahat. Ang aking kwento ay talagang kahindik-hindik na pangyayari na naganap nung ako'y nagtatrabaho pa sa Taiwan taong 2011. Sobrang tagal na nito. Kinakalimutan ko na lahat, ngunit laging bumabalik sa aking alaala kapag nakikinig ako sa inyong channel. Ang pabrika na ito, kung tawagin, ay Chimay Inalox. Ngayon ay Inalox na. Buwan ng Hulyo ng taong 2011 nang dumating kami sa Tainan, Taiwan. Bale, 21 kaming magkakabatch. 18 kaming magkakasama sa World Wiser Agency. At ang tatlo naman ay galing sa isang agency na hindi ko na maalala ang pangalan. Apat kaming na destino sa isang building na kung tawagin ay Fab 7. At kami din ay na-assign sa 7th floor. Ang tatlo kong kasama sa shift ay sina Ryan, Albert, at Tyrone. Sa isang araw may isang naka-day off at ang tatlo naman ay papasok. Salitan ang day off namin, kumbaga papasok ka ng tatlong araw at magde-day off ka ng isang araw. Regardless kung anong araw ito pumatak, basta tuloy-tuloy lang ang schedule. Ang pabrikang ito ay pagawaan ng malalaking TV panel, kaya ang amoy nito ay parang pintura at kemikal. Araw-araw ang aming suot ay parang PPE laban sa COVID. Nung unang buwan ay wala pa naman kaming nararamdaman hanggang sa isang araw. Naka-day off si Tyrone. Nagbibihis na kami ni Ryan habang si Albert ay naiwan sa loob dahil may ginagawa pa. Ang bihisan namin ay puno ng mga locker na stainless. Makikita ang nasa likod mo dahil para itong salamin. Malinaw talaga. Dalawa lang kami ni Ryan na nagbibihis nang may dumaan sa likuran namin na nakuniforming gaya ng suot namin. Tinanong ko si Ryan kung nakita ba niya ang nakita ko. Agad naman siyang sumagot ng oo, na may kasama pang pagtango. Hinabol pa namin ang tingin ng dumaan, pero wala kaming nakita. Dali-dali kaming nagbihis at lumabas. Napaka-imposible talaga na walang tao dahil kitang-kita namin ang pagdaan niya. Pero imposible rin namang
may ibang tao kaming kasama. Dahil dalawa nga lang kaming nasa loob. At nung kinuwento namin kay Albert at Tyrone ang naranasan namin, ang sabi ni Albert ay mayroon din daw siyang nakita. At hindi na lang niya sinasabi sa amin. Si Tyrone naman ay di naniniwala at sinabing guni-guni lang daw namin yun. Si Albert ang may pinakamalakas na third eye sa aming lahat. Mula noon, lagi nang nagpapakita ang lalaking nakauniforme, lalo na kapag kami ay papaidlip na sa trabaho. Minsan ay tatapikin kami nito. Minsan naman ay dadaan ito sa tabi namin at kadalasan dumadalaw pa sa aming panaginip. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay nung may nagparamdam na white lady sa amin ni Albert. Minsan sabay kaming natulog sa may pahingahan na gawa sa kahoy, lapag o sahig ito na may malawak na tabla. Papatulog pa lamang ako noon at kitang-kita ng aking mga mata ang white lady. Natatakot ako pero hindi ako makagalaw. Isang babae ang lumapit kay Albert at pilit siyang inaabot nito. Kitang-kita ko rin na iwinawasiwas ni Albert ang kanyang kamay para itaboy ang babae. Parang gusto niyang sumigaw pero walang lumalabas na boses. Kahindik-hindik yun para sa akin at nung kami nakakagalaw na. Naikwento na namin sa isa't isa ang nangyari at tugmang-tugma ang mga ito. Iisa lang ang aming experience. Nabalutan na rin ng takot sina Tyrone at Ryan dahil sa mga sunod-sunod na pagpapakita ng mga lalaking naka-uniforme at pati ang white lady. Magmula noon, hindi na kami naghihiwa-hiwalay at sabay-sabay kaming nagbe-break time kahit bawal pa ito. Di na rin kami halos makaiglip dahil sleep paralysis ang inaabot namin. Hanggang sa isang araw, hindi na kami makatiis. Pumunta na kami sa aming HR. Doon namin ikinuwento ang lahat at kinausap kami ng aming HR manager na si Xi Wen at supervisor na si Lim Panlit. Lim Panlit ang tawag namin sa kanya dahil maliit siya. Kasama rin ang manager na si Lau Pan Carpintero. Yun ang bansag namin sa kanya. Ang unang tanong nila sa amin ay wala ba kayang Diyos na sinasamba? Bakit di kayo manalangin? Sumagot naman sina Tyrone at Albert sa wikang Taiwanese. Sinabi nilang nananalangin kami. Bihasa ang dalawang ito sa wikang Mandarin dahil ex-Taiwan sila. Kumbaga matagal na sila sa Taiwan. Samantalang kami ni Ryan ay first-timer lamang. Kinilabutan na kami nang tanungin ni Xi Wen kung anong itsura ng babaeng nakikita namin. Isinalarawan namin ito. Maliit, maputi, mapayat at mahaba ang buhok. Laking gulat nilang tatlo at bigla na lang silang nag-usap-usap sa dialektong Taige na sila lamang tatlo ang nakakaintindi. Pagkatapos ay kinausap nila kami. Huwag na huwag daw naming babanggitin ang lahat ng nararanasan namin, lalong-lalo na sa mga katrabaho naming Taiwanese. Kung hindi raw, ay papauwiin kami. Nagulat na lang kami sa kanilang sinabi. Pagkatapos ng usapan, ay nagpaalam na at nangakong tutupad sa kasunduan.
Lubos naming pinagtataka kung bakit nag-iba ang reaksyon nila nung isinilarawan namin ang White Lady. Hanggang sa nalaman namin mula sa katrabaho naming Taiwanese na matagal na roon, mayroon palang isang babae na aksidenteng nahulog mula sa 7th floor at bumagsak sa ground floor. May butas daw sa palapag na yun dahil kasalukuyang may ginagawa noon. Nagulat kami dahil ang aming pagsasalarawan sa White Lady ay tugma sa babaeng nahulog. Marahil hanggang ngayon ay humihingi pa rin ang mustisya ang White Lady dahil sa kapabayaan ng kumpanya. Sa ngayon ay hindi ko alam kung nagpapakita pa rin ang babaeng yun doon. 2 taon lang ang nilagi ko sa kumpanya na yun. Magkasabay kami ni Albert na umalis doon. Siya ay papunta noon sa Canada at ako naman ay umuwi na sa Pilipinas. Wala na akong balita doon, pero sana naman ay natahimik na ang galang White Lady sa Fab 7 sa Inulux, Tainan, Taiwan. Nagmamahal, Sind. First time. Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Sitio Bangungot. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Nadia. OFW po ako dito sa Taiwan at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Miauli. 4 na taon na po ako dito at may kaibigan akong mas nauna pa sa akin dito. Itago na lang natin siya sa pangalan na Fe. May bagong dating na Pinay sa aming boarding house. Pangalanan ko na lang pong Bella. Naging close namin siya dahil mabait at masayahin. Mahilig siyang mag-selfie. Madaldal rin siya at palaging may kwento at tanong. Nang dumating na ang kanyang ARC ID, tuwang-tuwa siya dahil makakagala na rin siya. At dahil excited na rin kami para sa kanya, binalak naming gumala sa araw ng sahod. At dahil winter na rin at may sahod na, nagpasya kaming gumala para ipasyal na rin si Bella. Dadalhin namin siya sa restaurant para makatikim ng shabu-shabu dahil hindi pa raw siya nakakatikim noon. Paglabas namin ng boarding house, may mga nakaparadang van na kung sa Pinas ay taxi. Sumakay kami at nagpahatid sa train station. Panay ang tingin ni Bella sa paligid habang nakasakay kami sa tren. Walang gaanong tao dahil pinili talaga namin ang oras na kaunti lang ang sumasakay. Una kaming pumunta sa Hsinchu. Nag-ikot at namili kami. Dahil nga first time ni Bella kung ano-ano ang pinamili niya. Mahilig pala siya sa mga pang-display na bagay. Ako naman tamang tingin lang ng pwedeng ilagay sa box ko para ipadala sa family ko. Kapag gumagala kasi kami, saka ako namimili ng pwede kong isilid sa box hanggang sa mapuno ito. Matapos kaming gumala, ay dumiretso na kami sa Big City. Ito ang mall na malapit sa amin. Sumakay kami sa free bus papunta roon. Doon kami kumain ng shabu-shabu. Self-service dito sa Taiwan, kaya nang makuha na namin ang pagkain, tamang kain at kwentuhan lang. Ang dating masiglang Bella ay bigla na lang tumahimik. Nagulat kami sa biglang pagbabago ng kilos niya. Tinanong namin siya kung bakit, pero sinabi niyang
Wala naman daw. Giniginaw lang daw siya. Panay ang sulyap niya sa kanyang cellphone na parang nananalamin sa screen nito. Napansin ko na halos hindi siya makakain at napabalisa. Pilit na ang pakikipagkwentuhan niya sa amin, pati ang pakikipagtawanan. Malamig ang klima, pero napansin kong pinagpapawisan siya. Nang makatapos na kaming kumain, nagtaka ako dahil paalis na kami, pero hindi pa nagre-request si Bella ng groupie picture. E alam namin mahilig siyang magpa-picture, pero tumanggi siya at sinabing umalis na raw kami. Kaya nagmadali na kaming umalis. Pakiramdam ko talaga ay may nangyaring iba sa kanya. Habang paalis kami ng restaurant, nilingon ko pa ang lugar. Nakita ko ang katabi naming mesa na may isang babaeng nakaupo. Ang tataka lang ako kung bakit wala siyang jacket o sweater. Itaglamig na. Pero hindi ko nalang pinansin dahil naisip kong baka sanay na nga talaga sila sa malamig na klima. Pero habang naglalakad kami, naisip ko ulit na bakante nga pala ang mesang katabi namin. Walang umupo roon para kumain. Bigla akong kinilabutan. Muli akong napalingon. Nang tingnan ko uli ang mesang yun, wala na yung babae. Pero wala namang lumabas na tao sa restaurant. Kami pa lang. Biglang hinawakan ni Bella ang braso ko at hinila na lang ako. Hindi na ako nagtanong sa kanya, pero naisip ko na agad na baka yun ang dahilan kung bakit biglang nagbago ang kanyang kilos. Naisip ko rin na nakatalikod siya sa mesang yun, pero alam niyang may nakaupo. Naisip ko rin na kaya siguro panay ang tingin niya sa cellphone, pero hindi naman siya gumagamit o nag-i-internet, ay baka tinitingnan niya ang refleksyon nito. Sumakay kami sa tren na tahimik at parabang nagpapakiramdaman nang kami ay umuwi. Medyo dumami na ang sumasakay dahil malapit na ang uwian ng mga nagtatrabaho. Hindi naman gaanong siksikan, pero ginigit-git ako ni Bella. Tinanong ko siya kung giniginaw ba siya. Pero ang sabi niya ay hindi raw. Tinanong ko uli kung naiihi, pero hindi naman daw. Sinabi ko pa na may CR sa tren at pwede siyang umihi. Nagningning ang mata niya nang sabihin kong may banyo ang tren. Alam ko na ang nasa isip niya. Gusto niyang mag-selfie doon, pero nang ayain ko, ay tumanggi naman. Wala raw siya sa mood, kaya kinantsawan namin siya ni Fe. Napansin ko na panay ang lingon ni Bella sa bandang kaliwa pagkatapos ay yumuyo ko siya. Gusto ko na siyang tanungin kung may nakikita na naman ba siya. Pero hinayaan ko na lang. Sinundan ko na lang ng tingin ang tinitingnan niya. Wala naman akong nakita maliban sa mga taong nakasakay rin sa tren. Pero nang ibaba ko ang paningin ko, nakita ko yung isang pasahero na nakalutang ang paa, hindi nakalapat sa tren. Napasabi tuloy ako na para akong naiihi. Nanlaki ang ulo ko at para akong nahihilo. Natataranta akong tinanong si Fe kung malayo pa ba kaming bumaba. Nabuhayan ako ng loob nang sabihin niyang malapit na raw. Pero para sa akin ay matagal pa ang malapit na yun. Parang gusto ko nang tumalon sa tren. Hinagilap ko ng tingin ang paa na nakalutang. Pero wala na ito. Napasinghap ako ng hangin para makalma ang sarili. Buti na lang ay wala na.
Pero akala ko lang pala ay wala. Lumipat lang pala ng lugar. Nasa tapat na namin siya. Hindi ko alam kung paano siyang nakapunta doon. Eh marami ng tao. Mahirap nang lumipat ng lugar. Halos hindi ko matingnan pataas ang katawan ng may-ari ng paa. Sobrang kinikilabutan na ako, medyo naiinis na rin ako kasi noon lang ako nakaranas ng ganoon. Ayoko namang sabihin na dahil kay Bella. Iniisip ko na baka nagkataon lang, baka nakakakita talaga ako tapos noon lang na-trigger. Pero iniisip ko rin na baka namamalikmata lang ako. Pareho kaming nagbuntong hininga ni Bella nang sabihin ni Fe na bababa na raw kami sa next station. Nagtataka pa si Fe sa aming dalawa at tinanong kung napapano raw ba kami. Pero sabay naman kaming umiling ni Fe. Pagkababa namin ng tren, halos magmadali kami ni Bella. Panay naman ang habol ni Fe sa amin habang tinatanong kung ano ang nangyayari. Hinawakan na lang namin siya sa braso at hinatak. Hindi kami makapagsalita dahil takot na takot kami. Pagdating namin sa boarding house, hindi ko alam kung gaano karaming tubig ang nainom ko. Pagkapasok namin sa room, saka pa lang kami nag-open kay Fe. Nagtanungan pa kami ni Bella kung ano ba ang nakita namin kahit alam naming pareho lang naman yun. Pero mas matapang pala siya sa akin dahil tiningnan niya talaga kung kaninong paa yung nakalutang. Hindi naman daw niya nakita ang katawan nito. Kinwento rin ni Bella sa amin na open talaga ang third eye niya mula bata pa. Madalas daw talagang magpakita sa kanya ang mga multo, kaya ang ginagawa niya ay nag-iingay at makulit. Dahil ang sabi raw, kapag tahimik, ay lapitin. Pero nalaman niyang wala yun sa personality ng tao. Kapag bukas ang third eye, makakakita talaga. Kaya tinanong ko kung bakit nakikita ko rin eh, hindi naman bukas ang sa akin. Sabi niya, bukas raw ang third eye ko. Lumakas lang dahil nadikit ako sa kanya. Nang gabi na, pumunta ako sa dining area para tumambay dahil doon malakas ang signal para tumawag sa family ko. Nakita ko si Bella na nakaupo sa isang mesa at abala sa cellphone. Hindi ko na siya inistorbo dahil mukha siyang seryoso. Habang nakikipagkulitan ako sa nanay ko sa video call, sabi ko sa kanya, may bago akong friend. Ipapakita ko sa kanya, pero hagip lang dahil kako busy sa cellphone. Itinapat ko ang kamera ng cellphone ko sa bandang likuran ko kung saan naroon si Bella. Pabulong akong nagsalita sa nanay ko na may pagka-weird kako ang bago kong kaibigan. Pero nagulat ako nang sabihin ng nanay ko na, nasaan naman daw ang sinasabi kong kaibigan? Eh wala naman daw tao sa likuran ko. Agad akong napalingon, tapos ay nakita ko naman si Bella na naroon at nakasubsub na ang ulo sa mesa. Sinabi ko na lang sa nanay ko na, wala na pala, umalis na pala. Pagkatapos ay tumayo at sabi ko ay lilipat na lang ako ng lugar dahil humihina ang signal sa dining. Pero nang oras na yun ay sobrang kinakabahan na ako dahil nakikita ko si Bella pero hindi siya nakikita ng nanay ko. Habang naglalakad ako, bigla kong nasalubong si Bella at ginulat pa niya ako. Habi niya talaga ang panggugulat kaya napatili ako. Nagsorry siya agad sa akin. Inis na inis ako noon. Halos mapaiyak ako. Kaya sinabi ko sa kanya na nakita ko pa siyang nakadukduk ang mukha sa lamesa
itinuro ko ang mesa na inupuan niya. Napasign ang the cross siya at sinabi niya sa akin na doppelganger daw yun. Hindi raw siya nagpupunta doon. Kakalabas lang daw niya ng silid namin. Bigla kong naalala na bago nga pala ako lumabas ng kwarto namin ay naroon siya nanonood sa Netflix. Nang sabay naming nilingon ang mesa, wala nang nakaupo doon. Napasabi na lang ako na paano pa ang hindi makita ang mga ganoon? Pero nagkibit-balikat lang siya at nag-sorry sa akin. Pero sinagot ko na lang na siguro nga ay dapat masanay na lang din ako. Ayaw ko naman siyang sisihin sa nangyayari dahil wala naman siyang kinalaman. Bigla na lang nangyari sa akin. Dahil sa mga nangyayari sa akin, may times na nakakarinig na ako ng mga ingay o kaluskos pero wala namang tao. May mga ingay akong naririnig pero wala naman akong nakikita na nag-uusap. Madalas ay sa gabi ko sila nararamdaman o naririnig. Nang tumawag ako sa nanay ko, tinanong ko kung paano ba magtanggal ng third eye. Tinanong pa niya ako kung bakit, kaya dinahilan ko na lang na yung bago kong kaibigan ay ginagambala. Nagulat ako sa sinabi ng nanay ko sa akin. Akala niya raw ay bukas na uli ang third eye ko. Doon na namin napag-usapan na nakakakita nga raw ako noong bata pa. Palagi raw akong umiiyak noon at biglang may itinuturo. Dahil sa pag-aalala ng nanay ko, dinala ako sa albularyo at pinasara ang third eye ko. Pero ang sabi ng manggagamot, darating daw ang araw na magbubukas uli ito. Hindi naman daw talagang nagsasara ng tuluyan ang third eye dahil gift daw ito. Sir Jupiter, hanggang ngayon po ay hindi pa rin ako nasasanay sa nararanasan ko, pero patuloy kong pinapalakas ang sarili ko at ang aking faith kay God. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at marami pong salamat sa inyong pagbasa.